Welcome back sa akin channel, Reg TV. At kung bago ka pa lang dito sa akin channel, pwede ka mag-subscribe, ano? Nanayaan kita mag-subscribe, mag-like at mag-comment. So yan. So reaction time pa rin tayo mga kababayan. Dalawa pag-uusapan natin, ano? Itong kaso ng anak ni Secre Mulya, ano? Development ito, ano? Developing stories ito. At nakasuhan na po, ano? Nakasuhan na siya. At mabigat. So, walang bail ang kaso niya, possession at importation. So dalawa yung naging kaso niya, ano? At pag-usapan natin yan mamaya dito sa balita ng Manila Times. Okay. And then itong pinapakalat ni Lenny Robredo ito. Okay. Na para batila ba, ano? Nasabi niya na, uy, hindi credible ang eleksyon. May dayaan. Parang may dayaan dito. Tila gano'n ang sinasabi niya, ano? So, ayan. Unahin natin yung kay Remulla muna, ano? Juanito Remulla. Okay. Remulla son charged before local court for importation of illegal drugs. Okay. So, violating Republic Act 9165, otherwise known as Comprehensive Dangerous Drug Act 2022, were filed against the eldest son of Boying Remulla. According to PIDEA, the case was filed against Juanito before the Las Piñas. Ayan, sa Las Piñas Prosecutor's Office. So, si Juanito Rao is facing criminal charges after he was arrested. Ano? Ang isa dyan, yung sa importation ng illegal drugs and possession. Okay, ayan yung naging kaso niya. Ano? Updated ba to? Yeah, updated ito. At yung pinaka-update nito, hindi pala updated ito. Pero pinaka-ano nito, walang bail. Okay, so wala siyang bail mga kababayan. At yeah, mabigat yung kaso eh. No? So, maraming duda rito eh. Maraming nagdududa rito. Nakakabasa ako ng mga komento sa Facebook. Timely masyado ano, sa Dilima case. Okay. Sabi nila na, oh, dapat mag-resign na si Remulla. Ayan, yung mga gano'n na. Gano'n na ang banatan ngayon, okay? Pero nagsalita na ang Pangulong Bongbong Marcos tungkol dyan. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, walang basihan. Ano? Na mag-resign si Remulla. Tama, ano? Kasi nasa kakorte na itong kaso. At naglabas so, anong, sa ang korte, no bail ang sinabi nila. So, gano'n talaga, no? At hindi po yan parte na ng ano yan ng executive, so nasa korte na eh, so nasa judicial body na yan, ano, judiciary, no? So bakit wala namang ano, wala akong nakikita ng conflict of interest dito. Okay, so well, ganun talaga. At sinabi na yan ni Secre Mulla, hindi siya makikialam. Okay, which pinagdududahan ko na konti kasi nilabas na parang may reklamo, media yata, ano, para ba tinago? Kasi matagal na pala to, medyo hindi na matagal na matagal na, but yeah, hindi nalaman agad ng tao kasi malaking balita to eh. Siyempre secretary ka ng DOJ, hindi yung anak mo nasangkot sa illegal drugs, diba? So yun yung reklamo nila. So sabi naman ng PIDEA, hindi naman namin ginawa yun, ano. But then again, yun natin kung ano mangyayari dito kasi may mga duda. Ganito ang take ko dyan, no? Kasi syempre dineliver yung package eh. Anong ginawa daw ng PIDEA dyan eh? So na-detect yung parcel na naglalaman daw ng drugs, ano, ng kush. At dineliver nila mismo sa bahay. Tinanggap naman ni Juanito. Di ba ganito yan? Kung may magde-deliver sa'yo, di ba? Usually, kumukontak yan eh. Matawag sa'yo, nagte-text, saying na, ay, the parcel is ready to be delivered. At itong oras na ito, di-deliver namin. Di ba ganun yun eh, no? So, na-assume ko ganun yung scenario, no? Tinawagan ito ng PIDEA. Siguro, no? I can only assume. And then sinabi ni Remulla, kinonfirm niya kasi kailangan yun eh. And then the call may be recorded, ano? Kailangan yung ebidensya yun eh, no?
Sige, oh, may nasaan akong parcel galing sa ganyan. Ganyan. Siguro ganun nakikita kong scenario, no? Hindi tinanggap niya, di ba? Deliver, tinanggap niya. Doon siya nasukol. Doon siya nasa kote. And, well, you can always refuse, di ba? Kung wala kang inaasahan package, ano, ang pinakamagandang sasabihin dyan, eh, sir, wala po akong inaasahan package. Sino po ito? Baka usap po sa telepono, di ba? Dideliver namin yung package mo eh. Hindi, wala akong inaasahan package. Galing saan? O galing San Diego, California? Ah, wala po. Ah, wala. Oh, kaya pag nasa gate na, di ba? Hindi ka nagkaroon ng pagkakataon ng makausap sila sa telepono. Nasa gate na, halimbawa. Oh, sir, package from, ano, ganito. Are you, Juanito Rimulya? Oo, ito yung package, oh. Dideliver namin sa'yo. Galing America. Ito na ngayon, galing America, gana, etc., etc. Siyempre, when you look at it, yeah, wala mo akong inaasahan. Diba, ganun ang ano eh. Inosente ka doon. Hindi, tinanggap mo eh. Diba? Para sa akin, ano eh. Ayun muna paniniwalaan ko, no? Legit ito. Nataon lang talaga, na? Sumabay ito sa issue na yung dilema. Well, sabi ko nga, matagal na itong balita na ito dapat eh. Matagal na nahuli. Parang before pa pumutok yung dilema issue na palayaan si dilema, etc., etc. Diba? After no stage taking, diba? Yun ang kuda eh. So nataon dun eh. Sumabay dun. At nabuking na. Siguro. Sinong naglabas niyan? O nalaman na ng publiko. Diba? So mukhang ano, para sa akin, legit eh. I mean, may probable cause. Ano, the last report, mali lang ako na binuksan balita, pero yung sa isang balita binuksan ko, Inquirer, Manila Times to eh. So yung Inquirer, ano kasi, no bail, probable cause. At dalawa magiging kaso niya, illegal possession at saka importation. So mukhang legit eh. Ayun muna siguro paniniwalaan ko, no? As of the moment. Sa mga duda dyan, well, isipin nyo na lang, no? Bakit mo natanggapin yung package, diba? So, siguro sa upon delivery, nasukul na eh. Ano, hindi na makawala si Rimulya doon. Ano, na PDA. Hindi niya alam, of course, PDA pala yun. Okay, so, tingnan natin ako pa mga developing stories dito. Ang ginagamit kasi ito eh, no? Kay Rimulya, against Rimulya, against PBBM, saying Dilema should be released. Kasi walang katuturan ng kaso niya, pati yung mga United States. May ilang United States sa congressman ang sumulat pa, no, kay DOJ Secretary Rimulya na about this, palayain daw. Ano? Ba't palalayain? Bakit palalayain? E may kaso. Diba? I mean, wala nang control ang presidente dyan. And kung talagang gusto ng presidente yan, that would be a very bad president. Ano? At lalabag siya sa, ano, sa konstitusyon, nag-i-intervene siya eh. Sa court. Nasa judiciary na yan eh. Tama? So kung ia-atras niya para lang makalaya, eh nag-aksela tayo ng oras. Di ba? At i-intervening yan. Yes, pwedeng gawin ni PBBM yun para that this will be a very bad precedent. O paano yan? Tatuluyan yung anak ni Rimulya. O anong gagawin natin dito? Palalayaan din natin. Oh, yun. Hindi pwede yun. Pwede ang gusto ninyo. Okay, so PBBM said walang basihan para mag-resign si Rimulya. And naniniwala ako doon, ano, as far as Rimulya's performance is concerned, maganda pa. Ano, maganda naman. No, galing siya ng Geneva, Switzerland. Pinagtanggol niya ang gobyerno at Pangulo Duterte laban sa ICC. At marami pang gagawin maganda to, sigurado. Oh. So, walang point para mag-design. Okay. So, itong kinukuda ng mga pinklawan, eh, invalid. Invalid po yan. Oh, invalid yan. Pati yung kay Reza, nasingit pa nga eh. Invalid yung mga yan. It's not, there's no relevance at all. Okay? So, yan. So, kapal na mukha nila, lalo yung mga Amerikano. Mga congressman, feeling na, no, feeling nila, no, colony pa tayo ng US, kung tayo pakilman, di ba? Palayain daw. Baliw eh. Okay, mga Amerikano, ayusin nyo mga problema nyo sa Amerika.
Okay, ang dami dyan mass shooting. Ang dami dyan mga discrimination against Asian, yung mga pagpatay sa mga black people, sa African American, yung homelessness, sa Skid Row, sa Kensington, Pennsylvania, sa Oakland, ang dami. Ayusin nyo muna yun, bago kayong makialam. Ah, mayroon pang Pinoy na namatay dyan, yung abogadong pinklawan na nabaril, di ba? Oo. Oh. Ayusin nyo muna yun. Makialam kayo eh. Yan, so abangan natin ng mga kabayan na magiging development pa nito kasi para sa akin no, it looks legit. Nasa kote talaga ito. Nataon lang talaga na may issue kay Dilima. Parang sinubukan pang itago eh, but of course hindi na may tatago to. Well, as per the report na nabasa ko sa Inquirer kasi yun yung reklamo ng media, bakit daw kasi matagal na eh. Bakit daw hindi agad na ilabas? Well, hindi natin alam yun. Okay. So yun. But still, regardless to what happened, to what will happen here, I'll still support Secretary Boying Remulla. Okay. Wala siyang kinalaman dito. Ito ay pang sariling problema ng kanyang anak na nasa tamang edad na. Excuse me. 38 years old na. So yun. Baka natin ang mga developing stories dito. At hindi, singit ko muna itong balita ng ABS-CBN. Tungkol pa nito kay Remulla pala. No? XPH Bar Association Head warns versus Remulla interfering in son's case. Ooh. Sino to? Lawyer Rico Domingo said on paper, department secretaries should be impartial and unbiased. Siyempre, ABS-CBN News to. Alam mo naman, galit to kay Remulla. Isa to sa mga sumoplak sa kanila nung kanilang franchise hearing, di ba? Kung tutunghaya natin ang batas, ay dapat walang impluensya. Secretary of Justice o kahit ang mga hukom. Kailangan pa ba sabihin yan? Diba? Pa-soundbite lang tong abogado na to eh, pa-epal. Siguro, Philippine Bar Association to. Pa-epal lang, ex ka na eh. Oh. Hindi ka na leader ng Philippine Bar Association. So, anong bigat ng statement mo? Dalabogado ka? Sinabi na ni Remulla yan. Hindi siya makikialam and true enough. May kaso na yung anak niya, no bail. And he's facing life in prison and 10 million pesos fine. Pagka nasentensyaan siya, ayun ang kanyang, kumbaga, bubunuin. Life imprisonment, plus 10 million fine. So kumukuda dyan, palayain si Dilima. Aba, eh dapat palayain din natin to. Kasi pareho silang drug suspects. Sabi ko nga sa inyo, that would be a very, very bad precedent. At, anong kala nyo sa korte natin? Diba? Tatanggapin yan? Hindi. Diba? Magagalit pa yan, ang korte suprema. Saka yung korte mismo. Judiciary. Gagalit pa yung mga yan. Makasuhan pa si BBM ng ano. Diba? Impeachment niyan. Mabigat yan mga hinihiling ninyo na hindi pwede mangyari. PBBM is intelligent enough. No? Na hindi sundin niya mga kalokohan ninyo. Mga piklawang kayo. Ano kayo? Diktador kayo. Agal kayo sa diktador. Si Edsel Lagman. Galit sa diktador. Eh siya dinidiktahan naman ang presidente. Iurong na ang kaso. Hipokrito. Alright, so ito. Sumunod tayo sa balitang to. Kasi ito si Lenny Robredo. Kung ano-anong pinagsasabi. Kung ano-anong dinidiscuss sa US. Okay, nasa Harvard Kennedy School siya. Isa sa mga dinidiscuss niya ay ito. Parang she's implying na may hindi credible ang eleksyon. May mga problema. May dayaan. Mga ganun. Sana sabihin ko sa iyo, Robredo, tungkol dito. Ano? So, tingin mo may problema. Eh, di magsapa ka ng kaso.
Diba? Sa PET. Electoral protest. Magprotesta ka. Hindi maglalabas ka dito sa mga harap ng mga ignorante mong kausap dyan na hindi alam kung anong nangyayari. Ay, mga ano mo, oh. Tingnan nyo yung kanilang ano. Reference. Warrapler. CNN. Para sa akin, mga ano to eh. Wala itong mga to. Tapos nag-ano parang tungkol kay Marcos, yung medal. Marcos pa rin. Ang issue ninyo, mga pinglawan, ang issue mo, Robredo. You've been doing that since 2016. Parinira ninyo kay Bongbong Marcos. Nung kumakandidato palang vice president. Hanggang ngayon, 2022 na. Talo nga kayo eh. Kayo Pangulong Duterte. Talo uli kayo ngayon. Ibig sabihin niya, di naniniwala ang tao sa inyo. Ibig sabihin niya, sawa na ang tao sa inyo. And yet, here you are. Ano? Tinutuloy mo. Ang mga kalokohan mo na lumang issue. Marcos na naman, anak ng teteng dekada ng patay ang tao. Ni isang ano, wala ni wala kayo na patunayan ni isang kaso. Wala kayo na patunayan laban kay FEM. Wala. Tapos ito pa rin kayo luma recycled. Hindi kayo natuto. Sino, kayo kayo lang ang audience niyan. Kayo kayo lang niniwala yung angat buhay mo. Kayo yung mga pinklawang kayo. Kayo kayo lang yan. We will not join you. Never. Para manalo nga kayo, sabi ko sa inyo, para manalo itong mga to, kailangan makuha nila ang Duterte supporters at Marcos supporters. Which hindi mangyayari. Ha, Lenny Robredo? Mag-mess up man si Bongbong Marcos, hindi kami boboto sa inyo susunod na eleksyon. Hindi kami babalik sa inyo. And I know Bongbong Marcos will do anything and everything for the betterment of this country. Okay, kaya kayo, Lenny Robredo, kayo mga talunan, wala na kayong political capital, wala na kayong may babato pa. Lumang issue, nakakasawa na, pero sige lang. Diba? Enjoy nyo lang yung sarili ninyo, dahil kayo, kayo lang yan. Kayong mga minority. Ha? Wala na kayo, hindi na makabalik. Hindi na. Nasa poder na ang katotohanan. Inumpisa ni Pangulong Duterte, parang itutuloy ni Pangulong Bongbong Marcos at malamang si Sara Duterte ang susunod na presidente o prime minister kung ano ba ang setup natin susunod na eleksyon. At hindi na kayo makakabalik. Susunod si Sandro Marcos. Pwede na yun. 40 years old na yun. Kinarkula ko eh. 40 years old na yun by the time, well, given that the constitution still provides 40 years qualification. 40 years old qualification. Hindi na kayo makakabalik. Sigurado yan. At hanggat na dito yung hanggat na ang katotohanan ay nabubunyag laban sa inyo, wala na kayo. Matagal na nahayag yung katotohanan. Nung pumasok si Pangulong Duterte, nahayag na ang katotohanan laban sa inyo. Hindi na kayo mananalo ulit. Hindi na. Kasi para manalo kayo, kailangan nyo kami kunin. Which is impossible. Hindi po ako boboto sa inyo. Never. Kung walang kandidato yung kandidato ko, yung mga partidong sinusuportahan ko, hindi ako boboto. Okay, boboto ko, ibang tao. Nakapareho ng politika ko. Na hindi sa kapareho ng sa inyo. Ganun din yan sa mga ibang tao. Ganun din ang gagawin nila. So, itong mga to, they're pathetic actually. This is beyond pathetic. Ginagawa nila. All told sila, oh. Hindi sila natuto. Di na natuto. Ay nako, talagang ito si Lenny Robredo, talagang ano to eh. Alam mong obob talaga. Hindi mo na obob, tanga. Hindi mo bobo to, tanga lang. Diba? Siguro may nag-u-joke dito na gawin itong mga bagay na ito. Nagbumukha ka siyang tanga. O tanga na talaga. Yun, kung nagustuhan niyo video, comment lang kayo down below. And of course, subscribe. Please subscribe, like at mag-comment. This has been Reg TV. Thank you guys for watching. Stay safe, God bless, and peace.